upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, busog na ako, Francisco, waray pa. Nagawa kong higo ko sa bawo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ikaw ang sinasabi ko ng hinihingin. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hinihingin. Walang kabuluhan ang kanilang salita ng may kapal na pagkailikan niyang bigay. Pag ako kamagot eh. Bulog. Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit,
kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika niya, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nakapanibago po muli, no? Dahil wala na naman pong laman ang loob ng simbahan. At yung sa iba po na nagsubok na makapunta ng simbahan ay hindi po nakapasok ng simbahan dahil meron po mga nananaway na rin na hindi na sila pwede makapagsimba. Yung iba po, no, sadyang nagsasabi, kahit sa labas lang kami, no? Pero sadyang may mga restrictions, no, na hindi pwede makapagsimba kahit sa labas. Bagaman, meron tayong isa online. Dito sa puntong ito, maganda na mapagnilayan natin itong ating pagbabalik ECQ, Enhanced Community Quarantine. Hindi na ito bago sa atin. Nangyari na ito noong nakalipas na taon. At alam natin, no, maraming nalulungkot, marami po ang natatakot, at mas marami yung nag-aalala kung paano sila kakain sa susunod na araw. Pero maganda rin ang pagnilayan, bakit nga ba tayo nabalik sa ECQ? Bakit tayo bumalik? Eh, inaasahan sana natin mag-i-improve, di ba? Pa-improve ng pa-improve kasi last year ECQ, isang buwan, extension ulit, ECQ, and then next 10, nagkaroon ng mga bago. Ngayon, balik tayo sa ECQ, anong nangyari? Yun yung magandang mapagnilayan natin ng bilang isang bansa, bilang isang mundo. O, hindi lang siguro sa Pilipinas, hindi buong mundo. Saan tayo nagkulang? Kasi kung titingnan natin po, no, sa unang pagbasa, sa aklat ng Exodus, sabi ng mga Israelita, ba't pa kami nilabas? Pabuti pa doon. So mas sinahangat nila, balik na lang tayo doon. Doon sa Egypto, kahit na nahihirapan tayo, nakakakain tayo, kahit mali yung ginagawa nila, okay lang, basta nakakakain tayo. Upload ko sa YouTube ng birthday ni May. So, isang, pwede natin makita, no? Baka may isang yung katigasan ng ulo natin. Kaya tayo nabalik sa ECQ. Sarap na sayaw niyo. Hindi pa ng Diyos, no? Sarap na sayaw niyo. Baka ito yung manyaya na pagnilayan natin. Hindi, yung birthday. Kasi yung sabi nga sa kalumang sulat, no, sa sulat ni Apostol sa Pablo. Live lang yung sa Facebook. Magbago iba na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat makita sa inyo pagbabago ng pagkatao na nilikhang larawan ng Diyos. Nagkaroon na nga tayo ng new normal. Sinisigap na natin na masanay tayo merong new normal kasi yung old ways ng lifestyle natin hindi nakakabuti, hindi nakakatulong. Kaubos na ko na. Yung reklamo natin, yun yung nagdala sa atin sa mas mahirap na kalagayan. Kaya balikan natin ang order. No? Nung nag-ECQ, marami po nawala ng trabaho. Pero yung mga may trabaho, natutubang magpahalaga ng trabaho na meron sila. May trabaho, pero reklamo na reklamo. Tama. Maraming nawala na ng halang buhay, nawala ng income. Pero
ano nangyari, ano ginawa natin? Bili pa rin tayo ng bili, gastos pa rin ang tayo ng gastos, hindi pa rin tayo natutong magtipid. Dalam naman natin, pwede mag-extend ito, pero para tayo nabuhay at namumuhay na walang virus. Naglago tingin, baka no, baka sadyang ibinabalik tayo sa ECQ na ito para mas maintindihan talaga natin na kung gaano kahalaga ang Diyos sa bawat desisyon na ating ginagawa. Kasi apektado lahat. Kung sinabi ng search sa India, India lang ba ang apektado? Apektado ang Pilipinas. Pag sinabi bang NCR, ilalang daw ang NCR, ang mga lugar ba ng MECQ, hindi apektado? Apektado. Kaya nga nakakalungkot, may mga borders na restricted. Hindi ka pwedeng tumawid, hindi ka pwedeng lumabas. Pero maganda sa aspetong ito, no, na pinapaalala nga sa atin ni Kristo yung kahalagahan ng kanyang mga turo sa atin. Nakailang isang napapaisip din po ako, no, kung tama ba ito ang ating ginagawa, na ito pinagsisigawan ni Jesus, siya ang pagkain na bibigay buhay. Tama ba ito na online lang tayo, na masigit kailangan kumain ng tao? Hindi lang physical na pagkain ang kailangan ng tao, lalo tigit para sa ating mga pamilya. Ganun din para sa lahat ng mga misang pasasalamat, mga natatanging intensyon at mga kaluluwa at mga kaibigan ng lahat ng nanonood sa online. Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming pag